Uminom muna tayo dahil sobrang init ng panahon. Dahil malapit na ang holidays, isa na namang mapapamura kang recipe ang gagawin natin. Sobrang dali lang nitong gawin, kaya naman panuorin mo na. Nood na! What's up guys? Ito na naman po ang inyong kusinerang inhinyera, Jane Agustin Silvestre. And welcome to my channel! Ayan, meron agad tayong bonus recipe. Tuturuan ko kayo nitong napakadali lang na sauce. Kayang-kaya niyong gawin. Unang-una na dyan ang toyo. Hindi toyo mo, hindi toyo ko. Worcestershire. Wow! Kung wala kayo ng sauce na yan, guys, dahil mahirap banggitin. Hindi, charot lang. Pwede kayong gumamit ng oyster sauce. Pero don't worry, merong mga murang brand ng Worcestershire sa market. Next ay ang tomato ketchup at ang sugar. Kung wala kayong tomato ketchup, kung anong ketchup ang meron kayo dyan, go! Ayan guys, simpleng-simple lang, 4 ingredients lang ang ating sauce. At pag napaghalo-halo nyo na yan, pwede nyo nang sawsawan yan. Pero, kung gusto nyong mas thicker ang consistency ng inyong sauce, lulutuin natin siya at lalagyan natin siya ng cornstarch na na-dissolve sa water. 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 Oh, tubig na nga lang. Next, isa na namang bonus recipe. Yun, puro bonus recipe para set na siya, diba? Lalo holidays, gusto nyo, kompleto at kakaiba naman yung inyong handa. So, ito yung mga tipong pag binili nyo sa restaurant, eh, mapapamahal kayo. Kaya naman, gumagawa tayo ng murang version, diba? O, diba? Biglang namutla yung cabbage. Kanina lang berde yan, ha? Ibang clips kasi yan, guys. Para pampahaba ng video, pinapakitang hinihiwa yung cabbage. Ayan, pagdating sa gulay, pwedeng cabbage at onion lang. Pwede din namang cabbage lang, literal. Pero kung meron kayong kamatis, lagyan nyo na rin ng kamatis. Next, gagawa tayo ng dressing. Simpleng dressing ng ating salad. Naku, I'm so excited dahil isa to sa mga paborito kong binibili sa restaurant. Wow, ganoon. Kaya naman, I'm sharing it with you guys para ma-enjoy nyo din sa inyong mga tahanan. Para sa kompletong ingredients, pinupost ko po yan at the end of every video. Ayan, alam nyo na kung ano yung mga sekretong sauce sa mga paborito nyong Japanese restaurant. Mga mabibili lang natin locally, pwedeng-pwede na nating magawa, diba? Chicken na chicken nga dahil sobrang dali lang gawin at abot kaya. So ito na yung ating chicken breast na tinanggalan natin ng balat at ng mga natira-tirang buto. Pagkatapos, i-slice lang natin yan ng maninipis. Oops! Ingat-ingat lang. Baka mamaya na i-slice na pala natin yung ating mga kalyo. Charot. Yung ating mga kamay. Tahan-tahan lang. So, ang gagawin ko guys, ipa-pound ko yung mga chicken breast. Kahit hiniwa ko na ng maninipis para magpantay-pantay yung thickness niya. And dahil dito, mas maluluto din siya evenly.
So yung gamit kong pang pound, kung mapapansin nyo, ay rolling pin. Pero kung meron kayong meat mallet or tenderizer, ay, bongga kayo, gamitin nyo yan. And dahil dito, mas maluluto din siya evenly. So yung tamang gawin natin para hindi tumalsik-talsik sa'yo yung mga manok, patungan mo ng cling wrap. Sabihin nyo naman, ang gastos naman yan, kailangan ko pa ng cling wrap para makagawa. No problem, pwede naman yung malinis na plastic. Next ingredient ay ang cheese. Yung cheese na gamit ko guys ay quick melt. Pero pwede din naman yung regular na cheese lang. Gagagarin ko yan guys, pero pwede nyo rin naman na hindi gagarin. Pwedeng slice-slice nyo na lang siya. Yes, so yun yung ating two main ingredients. Tapos yung next ingredient natin guys, breadings na lang. Apakadali lang at konting-konting sangkap. So para sa ating coating, meron tayong egg. Yung ating bread crumbs. Cornstarch or flour. Kung wala kayong cornstarch, pwedeng flour. Kung meron kayo pareho, pwede nyo din naman paghaluin in equal parts. Ayan, pag nakalimutan yung i-season ng salt and pepper, yung inyong chicken breast, pwede nyong habulan sa mga coating. Yan. So alam nyo na, nakalimutan kong timplahan ng asin at paminta yung mga manok. Ayan, pagdating sa pagkukot, meron tayong technique dyan. Kung ano yung kamay nyo na gamit sa basa, yun lang yung pang basa. And then yung kamay nyo na gamit sa tuyo, yun lang yung pang tuyo. For example, I'm using my right hand dun sa mga dry coatings. Like the flour and breadcrumbs. Then I'm using my left hand para naman sa egg. Ito na nga, magpa-fry na tayo. And nga pala guys, complete set yung gagawin natin ngayon. Yes, nakita nyo naman kanina yung ating mga bonus recipe. Nakagawa na tayo ng sauce, ng salad with salad dressing, diba? Simpleng-simple lang, kayang-kaya nyo gawin. Ayun na nga guys, ang ating homemade Asian coleslaw with M&M dressing. Alright, kitang-kita nyo naman, napakasarap and presentable ng ating handa for holidays. Simple lang pero napakadaling gawin. Meron tayong salad with dressing on the side. Mantakin nyo, cabbage lang yan, tapos kung anong gulay ang choice mo. Tapos yung tonkatsu sauce. Kaya naman ano pang iniintay mo? Pumili ka na ng inyong mga ingredients para maluto mo na ito bukas. Subscribe na din kayo guys sa aking second YouTube channel, Jane Agustin Silvestres Life Vlog. Syempre, ang content is all about my life. Empty house tour update, unboxing and review ng mga PR packages,
Kung meron tayong mga pa-giveaways, pa-raffles, and pa-prizes, doon natin i-upload. Kung may mga questions kayo about sa vlogging, ano yung aking mga editor, ayun, kahit ano, anything under the sun. Follow na rin kayo sa aking mga social media accounts, lalong-lalo na sa aking Instagram, kung gusto nyo ng advance update sa aking buhay o sa aking mga niluluto. Sa aking Facebook page, meron na po tayong 40,000 followers na kung saan nag-upload din po ako ng mga videos kung mahilig kayong manood sa Facebook. And syempre, meron din po tayong Facebook group, Why is Kamami Lutong May Puso, ah? At iba pa. At ito na nga po ang ating sigawan. Shoutout po sa aking sister na si Jasmine Santos Agustin. Subscribe na kayo guys sa kanyang YouTube channel na talaga namang nakaka-enjoy at nakaka-aliw. Shoutout po kay Mrs. B. Hello sa Sanarel family from the City of Angels. Ang galing ng recipe ideas nyo. Shoutout po kay Miss Edna Ayanza. That's why I like your vlog because it's funny. Shoutout kay Blexa Cats Madrid. Ate, shoutout naman dyan para makamove on na ako sa itlog na pula. Shoutout po kay Mr. June Abejo. Ang galing ng ginawa mo sa itlog mo. Shoutout po kay Miss Princess Gatchalian. First time ko na panood vlog mo, grabe natatawa na ako. Natuwa pa ako sa mga recipe mo. Salamat sa good vibes at God food. Again, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po inyong nagustuhan ng ating vlog for today. Please don't forget to like and share this video. Kita-kits ulit sa susunod. Stay safe and God bless us all. Bye!